na po ulit ang inyong agent dito sa Carmona Stonebridge States. So, ang video na to is a day 4 after the Bagyong Ulysses. So, dalawang bagyong dumaan sa atin eh. Bagyong Inta at Ulysses. So, kahapon yung Ulysses. Or kahapon. Tapos ngayon, ang date natin is November... Ano ba? 12. O, oh, tama, 12. So, ngayon, i-update ko kayo kung anong nangyari na dito sa Stonebridge. Kung binahaba, parang wala namang nangyari. So, kita nyo naman, after ng bagyo kahapon, tapos today, parang walang nangyari. So, tirik na naman po ang araw. So, marami po kasing nag-request sa akin update naman ng status ng Stonebridge. Siyempre, yung mga bahay. At isa na rin doon kung may nagsabi rin kung binaha daw ba or ano nangyari. Tingnan natin. So, lahat yan, masasagot natin mamaya kasi pupuntahan natin yung mga bahay sa loob, yung mga blocks kung yung status. So, yun lang. Tara, punta na tayo. Nandito tayo sa may highway. Ay, hindi naman to highway. Pinaka-entrance ng Stonebridge to. Ayan o. So, nandun pa yung pinaka-guardhouse niya. Ingay. So, ano pa yung pinaka-guardhouse niya? Dun. Diba ba? Ayan. So, nandito ako sa pinaka-main entrance. So, pasok tayo. Punta tayo dun sa Stonebridge. Pasok na tayo sa loob. So, stay tuned lang para ma-update kayo sa inyong mga bahay. Especially dun sa mga nakakuha na dito. Ayan, puntahan natin yung bahay nyo. Ayan, tara. Tara, samahan nyo ako. Mag-tripping tayo ngayon. Ayan, lakad tayo sa loob. Pasok tayo. Ano bang nangyari dito? Parang wala namang nangyari. Pero sa totoo lang, yung bagyo po kahapon, sobrang grabe. Yung mga puno, nagsayawan. Oo. Ayan, teka lang. Ayan, dito tayo sa lilim. Pasok tayo dito sa may guardhouse. Doon tayo galing kanina, oh. Tapos, punta tayo sa may guardhouse na. Ayan. Kita nyo naman yung mga puno, oh. May mga, hindi naman natumba. Pero, halatang binagyo kasi. Parang hindi nga, oh. Ayan, oh. Ano-ano lang sila. So, yan. Pasok tayo sa loob. Stay tuned lang, guys. Pasok tayo. Ayan, dito tayo sa loob. O, baka pagalitan nyo ako bakit nakapasok ko agad. Nandito na ako kanina eh. Kaya lang, nagpaalam na ako sa agad syempre. Sinimulan ko lang dun yung video. So, ayan, dito na tayo. Ito yung sinasabi nilang pagpasok mo dito sa may guardhouse, meron dito sa side, kanan. May creek dito. Ayan, nakita nyo ba yan? Kaya imposible pong magkabaha dito. Doon po sa yung katanong kung nagkabaha ba dito. Hindi po dito binaha. Taga dito po ako. Mataas po ang location. Kaya wala pong pagbabahang nangyari dito. So, yun naman yung gusto nilang malaman kung binaha daw ba dito sa Stonebridge. Ito pa po yung isang creek, oh. Para nakulan kanina. Ito naman yung kabilang creek sa bandang kaliwa. So, creek daw ito, pero parang wala naman siyang tubig. Oh, ay. Sorry, may dadaan. Ayan. So, ay, grabe yung bagyong Ulysses, oh. Mayabong na puno. Ayan, naluray-luray na. Ayan. Bakit ko ito pinapakita? Kasi, ay, oh. Ay, ano ba yan ang upok? Pinapakita ko to kasi may nagtanong kasi kung binabaha daw ba dito sa Carmona. Ayan. Ayun yun na yung pinunta natin kanina. Ayan o, yan.
Yan, may creek dyan. Malaking ano po yan, daluyan ng mga tubig. So, tapos dito yung kabila, yan. Dyan lang ang location natin. Kaya, alam ko po dito. So, sino yung nagtanong? May nag-comment kasi sa akin, kung binahado ba dito. Kasi dalawang sunod na bagyo yung dumaan. So, ako na po nagsasabi, wala pong pagbabahang nangyari. Nakikita nyo naman yan, napakalinis. Oh. Mataas ang area ng location ng Stone Bridge. Hindi po dito bahain. Ilang taon na po kami dito. Wala pong pagbabahang nangyari. So, ayan. Hindi ko nakikita kung nakukunan ba. Kasi ang araw, madilim ako sa camera. So, yon. So, ano nang gagawin natin? Ayan, pagpasok natin ng guardhouse, ito yung beacon. Hindi ko alam kung nakukulan, madilim kasi may araw. Parang walang nangyaring bagyo, no? Kasi tirik na tirik ang araw ngayon. Pero sa totoo lang, kahapon yung bagyo. Grabe, no? Ang lakas. Yung Quinta, bagyo din, pero hindi katulad yung kahapon na Ulysses. Sobrang grabe. So, reporter lang ang peg ko, diba, sa bagyo. Kasi, bakit ko sinasabi to? Kasi, sa tagal ko po dito, pati yung mga kapitbahay namin dito, ay, aray ko, ano na, tawag nito, hindi ko na alam sasabihin ko, sorry. Marami na pong bagyong dumaan dito, yung mga bagyo na, kung ano-ano ng klaseng bagyo, pero, ang kagandahan po dito sa atin, hindi po tayo nawawala ng tubig at kuryente. Yun naman ang maganda dito. So, meron lang tayong nananatili kuryente at tubig. Pero, kahapon, Ulysses, nag-run out. Which is given naman yon kasi grabe talaga yung hangin. Sobra. Oo. Pero, safe naman kami. Tignan natin yung mga bahay dito. Ayan o. Safe naman. Ayan, wala namang ano dito nangyaring mga kung ano, except lang sa mga puno na pansin na pansin na nagsayawan. Ayan o, yung mga puno. Pero parang hindi naman o, ang yabong pa rin. Pero nakakatakot din yung bagyo kahapon kasi sobrang lakas ng hangin, di ba? So kahapon nag-brown out pero bumalik din naman ng hapon. Yun naman ang kagandahan dito kasi yung mayor natin dito up to date naman sa mga ganyang bagay. Talagang working agad-agad. So hindi tayo pinahirapan, bumalik din naman yung kuryente. Kuryente lang naman pero tubig may tubig tayo syempre as is. Pero bago pa man dumating yung bagyong Quinta at Ulysses na yan, nagpaabiso naman sila, mag-ready kami, mga tao dito sa Carmona. Be ready lang kung ano man maging mangyari. Siyempre, yung mga ilaw, just in case. Pero, ngayon lang ako naka-experience sa 3 years namin dito na stay. Ay, yun lang. Yung Ulysses lang, kahapon lang kami nawalan. Pero, hindi naman matagal. Hindi naman sa buong araw. Hapon, bago maggabi, bumalik na rin. So, thanks God. So, lahat kami safe. Walang nangyari, etc. Yung mga puno at mga dahon lang, nagliparan. Yun ang mga nagsipuntan sa mga kabahayan. Ayan. So, napakapaglinis na rin naman kami. So, ngayon, update tayo dito sa bahay. So, ito yung model ng beacon, no? Kasi pagpasok natin sa guardhouse, doon, nandito tayo sa may beacon model. Ayan. Ito ay black. Ito kasi 16, 17, 18. Ito 18 to. Black 18. So, sinong mga nakakuha dito ng proper unit? Ayan po yung status ninyo. Ayan, yung banda dun sa dulo, gitna. Ayan, sinisimulan na po, oh. Ayan. Sino ba yung may nagtanong sa akin ng ano daw itsura ng duplex? Ayun, dun banda, meron ako nakitang duplex, oh. Ayan, kasi nung isang araw, may nag-reopen na duplex. So, worry sila, ano daw itsura ng duplex, baka daw hindi siya convenient, or baka daw hindi siya okay. Mas ano pa nga siya, para sa akin na, parang mas okay siya. Duplex, dikit po siya na bahay. Didikit itong bahay na to. Magkakaroon siya ng firewall to firewall, dikit. So, yun, may nakita ko dun na duplex. Oh. Papakita ko sa inyo. Okay? Sa may likod, yun o. Sabihin kamay ko.
Yan. So, ayan na siya. So, nasa block 18 tayo. So, next. Kita ba? Dito, dito, dito. Yan. So, ito yung 18. Yan, ito yung model ng Bicol na. Itong Hilera na yan. Yan, 18 yan. So, dito banda, wala pa ditong unit. Wala pang bahay. Pero yung likod, 19, 20. Dito kasi andaan yun mamaya. Pupuntahan natin mamaya. Meron na. Gawa na siya. So, may mga bahay na doon. Ayun, nakita naman sa likod. Yun o. Oh, mga for turnover na yan. Kaya lang dahil nga nag-pandemic, 2 to 3 months tayong walang construction. So, supposed to be, dapat meron ng mga nag-turnover itong month ng November. Saka December sana nagta-target. Pero dahil nga sa, ang daming mga nagaganap sa mundo natin ngayon na di naman natin gusto, syempre. So, maraming adjustment na nangyari. So, kagandahan naman dito sa Stonebridge, yung mga nakakuha, pwede nyo naman puntahan yung bahay nyo, unlike sa ibang mga property, di ba, hindi nyo siya pwede mapuntahan pa or whatsoever. Dito, pwede nyo mapuntahan, madalaw. So, ngayon, benefits naman ito sa mga clients ko, especially yung mga nasa OFW. Mini-message lang nila ako kung gusto nilang puntahan ko yung mga bahay nila. So, pupuntahan natin. So, yon. So, mamaya yan. So, punta muna tayo sa mga per blocks. So, ito yung 18. Ayun naman po. Yan, yan o. May mga bakal na yan. Kita ba? Ayan o. Itong bakal na to. Ito yung puno. Puno. Itong hilera ng puno na to. Itong tinutulo ko na yan. Yan. Ito naman ay 17. Nakikita nyo itong bungad na to. Ito yung next batch na i-open. Soon. So, expect po ngayong December, baka mag-open na po yan. So, maraming nagsubmit ng LOI, sila muna yung priority. Kung ano po yung maiiwan, yun po ang magiging open sa lahat ng mga gusto pang magkaroon ng property dito sa Stonebridge. So, yung iba kong mga client, ang ginagawa ko, yung mga hindi nakahabol sa LOI, pinagsasubmit ko na sila ng mga requirements. Sinisend nila sa akin soft copy through online. Kasi gusto ko kasi, paano ba sabihin? Gusto ko kasi ready na siya, just in case na meron na kasing unit. Ang hirap kasi, di ba, yung panghingi ako ng ganito ng mga requirements, di ba? Eh kung pwede na natin i-prepare, para once na nandiyan na yung unit, pwede na natin siyang i-reserve, mabilis lang kagad. Siyempre, yung reservation nyo, hawak nyo lang yung cash nyo. Kapag nandiyan na yung unit, kapag okay na sa inyo, kayo na po ang magbibigay nun sa developer. At least yung requirements na sa akin na naka-ready na. So, yung payment na lang sa reservation, kayo na po nun sa developer. Between you and then the developer. Sa office, dito. So, yun lang. So, ayun lang. Last na po itong i-open na. Itong 17, unahan. Ito po yung 17. Tapos, itong pangalawang poste na to, yan o. May kalsada kasi dyan. Ayun. Si kuya. Yun, may kalsada doon, banda. Dyan. Ang sumunod po na block is block 16. Ayan, wala pa rin pong nakatayo. Siyempre, tigil tayo lahat ngayon eh. Pinatapos na itong block 18, dun sa dulo. So, yan. So, ano pa ba? So, 16. Tapos, ang sumunod po na unit dyan, yun pong mga kumuha ng LOI, yung dun sa new location. After po nitong poste na to, ng new location. Ito, yan o. Yung sumunod po, yan o, yun sa mga puno na yan. Yan, yan, hanggang dun. Dyan po, yung 45 units na naging available, yung new location dito, dyan po yan itatayo. So, halos wala pa siya. Kasi tingnan nyo, puro puno-puno pa siya. Pero, puno na po yan. Sold out na po ang 45 units dyan. So, abang-abang tayo sa mga kumuha dyan, sa mga nag-reserve na dyan. Abangan natin yan. So, ang siste, nag-invest kayo now. So, after 2 years, yan. Expect ng move-in dyan. So, under development na yan. Start na po ng down payment niyan ngayong December. Pero, tingnan nyo, for development na po yan, ayan o, puro puno pa. After nitong 17, doon 16, tapos may kalsada, tapos yun, yung mga puno na yan, yan na po yung new location. So, yun. So, ano pa ba? Sa dulo nito, sinisimula na rin,
Yan. Yan. Kung wala lang nangyaring pandemic, siguro talaga, ano na yan, itong hilera na to na paggawa na natin. Natin, bahay ko, ay sarili kong project. Yan. So, ayan, ayan yun ang update ko dito sa block 18, 17, at saka lang sa 16, at saka doon sa new location. So, yun yung guardhouse. Lagi ko pinapakita yung guardhouse. Sana? Sorry. Kasi, gusto ko kasi ma-visualize ninyo kung gaano kalayo. Kasi baka isipin nyo napakalayo naman. Kasi pag nagsisend kami ng map, iniisip nila ang layo naman ng, parang ang layo ng entrance tapos sa bahay. Pero hindi po. So, yun. So, punta tayo dito. Yan. So, punta natin dito sa may... Pasok tayo sa... Uy, taray, may street na siya. Oh! Hindi ko nakikita. Ayan, oh! May ganito na siya. Ay, ito, 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 ito. Ayan, oh. Ayan. Huling punta ko dito, wala pa ito. Ngayon nakita ko na. Naglalagay na sila ng street-street. So, dito sa block 18. 18 to, diba? Yan, oh. So, start sa model. Ay... Ano to? Manchester Street. So, dito naman sa padiretso niya, anong street ito? Kings Road. Kings Road Street. Oh, taray! Andito ako sa pinaka, ano, oh. Gitna. Yan, park. So, ayan, tara. Punta naman tayo dito sa may Kings Road Street. Punta tayo dito. Yan, oh, yan, oh, dyan. Yan. Okay? Ibabaliktad lang natin yung camera. Mahirap mag-video. Di ko naman nakikita kasi mainit. Ayan. So, Manchester Street, Kings Road Street. Diretso tayo dito. So, ito yung 18. Block 18. Punta tayo naman sa... Ito, mga amenities ang ilalagay dito. Amenities yan dyan. Ito, 18. Ayan, sino mga nakakuha dito? Ito, 18 to. Ito, to. Baliktaran kasi yan. Yan. So, ito, may kalsada dito. Ah, init. Ito, ano, hindi ko nakikita talaga. Ito, itong block na to is block, ano ba to? 18, 19. Block 19. So, yung mga nakakuha dito ng, sa block 19, ito na po yung mga unit nyo. Ongoing. Yan. So, yan. Yan. Ito naman yung status dito sa kabila. Sa kabilang side. Ano bang block to? Block 5, 6, 7. Tama, di ba? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman yung status ng unit nila. Ayan, oh. Ito yung itsura niya. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng duplex. Yun banda, oh. Hindi ko ma-zoom. Yan. Sige, mamaya. So, dito tayo muna. Hello po, ate. Teka, stop. So, yun. Ayun yung model ng beacon, ha. Paulit-ulit ako kasi gusto ko kasi ma-visualize ninyo yung layo. So, kalsada dyan. 18. So, ito na yung 19. O, 19 ah. 19. O, yun na yung 19. So, ito yung 19. Ito na yung block 20. Sino man ako ng block 20? Facing east. Ayan, o. Halos tapos na rin. Ito sana yung mumove. Ito sana yung ito turnover sana this year. Pero kasi, alam na. O, diba? Ang gaganda na. Oh, see? Somerset po ito. Somerset. Somerset. Ayan. Ay, init! Ayan. So, yan. Ayan. So, punta naman tayo sa block. Ito yung block 20. Block 20. Block 20 tayo. May kita nyo tong hati. Yung dikit nila, oh. Ano daw? Ay, sino binagtanong sa akin? Ano itsura niya kapag baliktaran na bahay? Ito po yung dikit niya, oh. Ano ba yung tinuturo?
Ayun oh, yan oh, firewall to firewall. Dikit siya. Yan. Ano to? Ay, Madison ito, kaya may ganito. Yan oh. Madison kasi itong isa, corner. Yan oh, mayroon stairs sa likod. Ito, Somerset model to oh. Ito, Madison. So, talagang may ganyan kasi meron silang pateris sa likod. Init! Ayan. So, nandito tayo sa ito, Block 20. Ito yung model ng Somerset at ng Madison. Ito ay Block 21. Woo! Init, man. So, syempre, walang tao. Kaya binagyo kahapon lang. Pati yung mga karatula ng mga sira-sira, tanggal na. May mga ano yan eh, may mga ganyan na registration, mga e-club, mga ganyan. Kasi mga for turnover na po kasi dapat ito. Pero yun nga, dahil sa sitwasyon natin, alam nyo na. Ayan, so ito yung Block 20. Ito yung Somerset. Ando ng Somerset, no? Ang sukat nito, 74.25 square meter. Oh, may garage. Pagandaan sa Somerset, pag kumuha ka nito, corner man o inner lot, ang laki ng space niya sa side. Nag-compress man yung bahay niya, pero ang laki ng space niya dito. Oh, yan, oh. Kita niyo yan? Yan, hanggang dun pa yun, may space pa kayo yan dun, oh. So, marami pa kayong pwedeng gawin dito in the future once na ma-turn over. So, ayan siya. So, unlike dito sa may Madison naman, kung gusto niyo ng malaki yung space ng bahay, kunin niyo tong Madison. Ito naman kasi 85 square meter yung bahay. Yun know, ang ganda ng Madison, oh. Mas ito ang choice ng mga client ko kasi yeah, malaki nga yung bahay, malaki yung bahay nga, and then dalawa yung kwarto sa taas at saka may terrace, you know, sa likod, oh. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa corner lot. Ayan, no? Kaya siya may gano'n, no? Dikit sa firewall. Pero, ang space nito sa likod is ganito lang siya. So, mas malaki ang space doon sa Somerset kaysa dito sa Madison. Kasi, bakit? Kasi itong bahay, mas maluwag. 85 square meter, ito naman is 74. Tama, 74. Pero yung cut ng lupa, ng lot, is parehas 80. So, dahil lumaki ang bahay ni Madison, medyo lumit ng konti yung space dito sa likod. Tsaka wala pong backdoor ang Madison, ha. Yan po. Kasi may kwarto po sa likod. Yan. Si Somerset, ayan din. So, yon. So, nireview ko lang po kayo. Yan. So, ito na yung update dito sa Stonebridge. So, pupuntahan ko naman muna yung unit ng aking first buyer na dapat for turnover this year. So, yun. Cut ko muna dito. Tara po, kung ano pong status ng bahay nila, so puntahan natin. Para hindi kayo worry. Dahil ang bahay niyo po dito ay safe. Tingnan natin kung binagyo. Parang wala naman pong nangyari. Tirik na tirik ang araw, oh. Oh, isa po dyan yung bahay niya, ma'am. Oh. Tingnan natin kung nandun pa yung may malaking pool sa harap. So, tara, puntahan natin. So, tara, magbibilang na naman tayo. From there, going there. Tara, puntahan natin. Pwede mong pumunta dun, kuya? Okay. Thank you. Kasi may nagagawa, papagalitan tayo. Ayan. Puntahan natin yung bahay niya, ma'am, chill. Kasi mula dun sa envelope, pang apat. Ay, sorry, binanggit ko. Ay! Hindi itong manok natin, makakagulat eh. Ayan. Puntahan natin yung unit. Wala, baka pagalitan ako. May nagagawa. Lang kuya, saglit lang po kami yung video. Video lang po. Sabi apo. Yun. Malis na yung truck. Ay, sorry. Sabi apo. Eto na, ang bahay niyo po, Ma'am Chill. Ah, nandito pa rin yung ano. Pa-swimming pool. Ay, may tao sa loob. Ito pa yung bahay niya, ma'am. Ay! Ayan. Ay, yung punta natin dito, wala pang ganito ngayon. May ganito na siya. Ito yung garage area niyo, ma'am, ginagawa na. Ayan. May nagtatrabaho po sa loob.
Pang malabo tayo nito, ha. Pasok kayo tayo. Pinatapos na nila, oh. I'm going. Yan, ito yung ano, nandito pa pala yung swimming pool niyo, ma'am, sa harap. Yung tubig. Hindi, tatanggalin naman yan. Baka sabihin ng mga nanonood, may ganyan. Tatanggalin yan. Ayan, oh. Kuya, pwede mo pumasok? Okay lang po. Oo. Okay. Sorry, bait ni kuya. Pasok tayo. Oh, bagong pintura. May pintura nga. Magmas tayo. Tuloy tayo. Ay. Oo, kasi. Sakalain ko kasi to. Oo. May target ba to, kuya? Kailan matatapos? Sabi, nung katapos nyo po eh. Dapat ngayon katapusan, tapos na. Okay. Ano bang tawag dyan, kuya? Feeling na may bakal. Ano yan? Yung riero. Oo. Ito, tinatapos na rin dito sa likod. Ayun, steel deck. Ang ganda ng lupa. Eh, di ba kumuha ng lupa dito at gamitin ko sa halaman ko? Ay, talaga? Yung CR, tinatapos. Ay, hindi tayo pwede umakit sa taas. Kasi, bagong pintura. Kita nyo naman. Teka lang. I-front cam natin. Ayan, nandito tayo sa loob ng bahay nyo. Gustuin ko makumakyat sa taas. Sobra. Kakapintura lang. Dito ay pwede umakyat sa taas. Napunta natin dito last time, semento pa lang. So, ayan na. Yung going sa taas. Oh. Ayan. Somerset model. So, tingnan natin kung anong kaya maabot nitong camera. Huwag lang malaglag. Kung din pagandang tayo ni kuya, hindi tayo papabalikin dito. Wala tayong makita sa kaptaas. Hindi malalaman kung ano nangyari sa taas. Ay, dapat pala tinanong na natin kung may tiles na. Kasi nung last time po natin, walang tiles pa, di ba? So, ito. So, tinanong ko si kuya yung gumagawa. Isa, siya lang mag-isa. Target daw nila, itong month, dapat natapos na. So, mukha naman. Baka nga hindi pa eh. Kasi, parang finishing na lang yung ginagawa. Yan. So, yan. Ang ano na amoy. Ang lakas ng pintura ng amoy. So, i-repaint pala nila ulit ito, lahat. So, dagbag yung Ulysses, parang wala naman nangyari. Ano, may nag-ibaba. Ibay, oh. Yan. Ito. Oh, taray, maganda. Hindi siya yung... Meron kasi ibang window, yung pag ginanyan mo. Tigas, ito hindi, oh. Uy. Nagpapaalam ako, ma'am, kung nanonood po kayo, nagpapaalam ako kay kuya. Pwede ba kumuha ako dito, ma'am, ng lupa ninyo? Kasi, nagtatanim ako ng halaman, kulang ako ng lupa. Ito, ang ganda kasi ng lupa, oh, mataba. Mapula, no? Ang ganda. Hindi kasi dyan lang ako, kuya. Natira. Pagtingin ko, ang ganda ng lupa. Yung mga halaman ko, binagyo. So, kailangan ko ito mag... Yan, kuya, thank you ah. Ayan si kuya. Kuya, ayusin mo ah. Kasi sa buyer ko to ah. Hindi, joke lang kuya. Salamat kuya ah. Yan, pinatuloy tayo ni kuya. So, ito, may libreng swimming pool dito. O, yan, jacuzzi. Jacuzzi. Thank you kuya. Ay! Ako, pagalitan tayo dito. May nagtatrabaho. Thank you po. Thank you po. Ayan. Ayan yung bahay mo, Ma'am Chill oh. Tinatapos na po nila. Yan. Last time na punta natin, wala pang ano, paso garage, ngayon meron na oh. Pinipinturahan na lang po nila. Ah, teka. Asan na yung si kuya? Tatanong ko pala kung may tiles na sa taas. Kuya, asan ka na? Asan na yung si kuya? 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 Nawala. Asan na si kuya? Wasa. Tanong ko sana kung may tiles sa taas eh. Hindi tayo makakit eh. May pintura. Saan na yung si kuya? Ayun o. Para... Kuya, may mga tiles na po ba yung taas niyan? Wala pa. Ha? Ah, meron na. Okay. Ha? Yan? Ah, meron. Hindi pa? Hindi ko alam. Sana tinanong si kuya. Saan na si kuya kasi? Kuya! Kuya! Tinatawag ko si kuya. May tiles na yung taas nun? May tiles na yung taas? Wala. Kakabila na po ng laminate yun. Ay, o nga pala. Sorry, laminate.
Ah, okay. Pagkatapos na namin sa unload. Ah, okay. Thank you, kuya. Tiles ako ng tiles. Di pala tiles. Yung ano pala yun? Yung ano ba yun? Wood tiles Benin. Yung kahoy na tiles. Hindi tiles kasi tiles yung sasahig. Yeah. Papayin na sila, kuya. Thank you, kuya. Sisira ko lang. Pago din sila, di ba? Ganyan ang buhay. Natatrabaho, pahinga-pahinga din. Siyempre, sisipag lang natin mga... Parang ngayon madami-dami na sila, no? Kasi parang lumuwag na tayo sa pandemic. Yan. Yan yung mga bahay. Grabe. Ingit, no? Yan. Na-update ko kayo sa bahay nyo. So, kung pupunta po kayo ngayong Sunday, yun din po malalap na natin. Baka hindi na tayo makakit sa taas. Or else, sana matuyo na siya. Ang ganda nung ano, no, hagdan. Ah, bagong gawa. So, bawal tayong makakit sa taas. Pero, okay na daw po yung taas. Re-repaint nila ulit. Pagka for turnover na talaga. Yun ang sabi. So, yan. So, ano bang gagawin natin dito? Ay, hindi ako makapunta doon sa pinakadulo. Ano ba yung block ng pinakadulo? Wala na sasakyan doon kasi mas malayo. Ayan. Ah, papakita ko pala sa inyo yung duplex. Kung ano itsura. Guys, oh. Ayun lang yung Jollibee checkpoint, oh. Yun, oh. Diba? Lapit lang niya sa highway. Itong kagandahan dito, eh. Pag dito ako kumuha ng property. Accessible. Nasa labas ka kaagad. So, hanap tayo ng duplex. Kung ano yung tsura. Matalikit na wall, duplex. Oo, sino ka naman nakakuha dito? Ganda. Yun o. Teka. Teka lang. Ang init. Ayun yung duplex o. Oh. Teka. Papra-i. Ang init. Nandito tayo sa block. 6 ata ito. 6, 7, 5, 4. Ayun, no? Ayun. Nakita nyo yan? Yun, no? Oh. Dikit sila. Firewall to firewall. Ayun, no? Dalawang dingding po yun na pinagdikit na bahay. Yun. Ganyan yan. Yan po example ng duplex. Yan. Ay! May gumalaw dito. Sabi apo. So yun. Yan. So yan ang duplex. Takot ako dun, ha. May gumalaw yung damo. Aso. So yun lang. So yun na. Palabas tayo. So yun lang ang update natin for today. A day before the bagyong Ulysses. So ito na. Ito na po ang itsura ng Stone Bridge. So marami mang nangganap, marami mang nangyari, pero tingnan nyo, tuloy-tuloy lang. Ongoing lang ang pagkatrabaho. Back to work ang lahat. So, ganun lang naman talaga. May dumadaan. Siyempre, papalipasin natin yung patuloy lang ang buhay. Diba? Taray. So, ano ba ba? Ano ba bang mga update? So, yung mga nag-aabang ng yung loy nila, yung mga nag-submit tapos wala pa silang unit, hintay-hintay lang po kayo kasi mag-o-open na po yung last na batch na units na natin. So, ilan na lang po yon. Wala na pong 100 mahigit yon. So, yung mga gusto pang humabol, habol pa. Kasi, ito na lang po yung next na batch na i-open dito. So, pa ba? Yon. Ano ba yung mga tanong dun sa akin? Kailan daw sila magkaka-unit? Dun po sa new location, yung 45 units, sold out na po yun lahat. Yung sa mga hindi nakahabol doon, swerte pa rin po kayo kasi bungad na po yung next na i-open. So, pag may bungad na next na i-open,
Mag-iba po ang price niyan. Magiging pricey po yan ng konti. Konti lang naman siguro, magdadagdag lang. Kasi, bungad na po, tapat na tapat po siya ng guardhouse. At saka tapat din po siya ng amenities. So, dito clubhouse po yan. No? Clubhouse, pools, etc. Dito, parks, at saka basketball court. So, yun. So, yun lang update for today. So, sana nag-enjoy kayo sa tripping natin. So, actually kahapon, mabagyo. Iniisip ko talaga pumunta dito kasi gusto ko nga makita yung tubig, daloy ng tubig, etc. Eh, syempre, nanay din tayo, meron din tayong inaalagaan. Although, kahit malapit lang tayo dito, pero huwag natin ibuwis ang buhay natin sa lakas ng hangin. Baka tayo bagyuhin at kita rin. Yun, pero pinakita ko naman po sa inyo yung sinasabi ninyong creek. Ang creek po dito yung nasa unahan lang. Parang nasa amin nga yung creek eh, pero wala po. Wala po ditong pagbabahang nangyari. Maganda nga po yan, may daluyan ng tubig. Nasa taas na part po ang stone bridge, so hindi po dito bahain. So yun, palabas na tayo ng guardhouse. Lawak ng road oh. So walang traffic na mangyari dito pagpasok. Hi kuya! Ano ko, wala kayo dito ha? Sa iba na daw kayo ah. Kuya, thank you! Tagal ko diba? So kuya, ayan! So, yun. Yun na. Tapos tayo sa ating update ngayong araw na to. Dito sa stories. Puro ko stories. Iniisip po kasi kung paano ko i-end yung video. Ang init! Tingnan mo, nangalahati na oh. Nabilad ako sa init. Ang arte. So, yun. Parang wala nangyari. Ang hangin! Ang hangin dito. Mapuno oh. Dito. Hangin dito. Lapit na kasi tayo sa Tagaytay pag dito ka nakatira. So, yun. That's all for today, guys. Kung meron kayong gustong tanungin or update sa status ng bahay, yung mga gusto pang magpa-reserve dito, pero nag-aalangan, sige. Sa description below, nandyan po yung Facebook account na pwede kayong pumunta. I-message ko po ako. Hindi ko po kasi lahat na may message sa through text. Sa Messenger, ang pangalan po ng Facebook, Christopher De Vera. Sa husband ko po yan, pero ako po ang sumasabot niyan. So, di bale, mukha ko naman ang nandiyan dyan. So, yan, nandiyan yung Facebook page. Ay, nandiyan yung Facebook page, saka nandiyan din po yung Facebook account na pwede niyong pag-inquire. So, that's all for today, guys. So, see you next time, guys. Bye! 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 Bye!